Nasaang banda na ngayon yung ating water level sa Angat Dam? Nako, medyo nasa 180.7 tayo kahapon. And today, we will breach the 180 minimum operating level of Angat. For the last 5 years, we've breached this level 3 times. So we can consider this as one of the lowest in the recent years. Ay, pero hindi pa tayo tapos. I mean, tuloy-tuloy pa rin yung tag-init at wala pang ulan. Mm-hmm. So sasadsad lalo yan. Naasahan natin na bababa pa siya hanggang 170. Na tingin ko okay pa kasi La Nina naman yung papasok sa atin pagkatapos ng Mayo at Hunyo at mapupunuan ulit natin to. Hopefully hindi na tayo bumaba ng less than 170 dahil talagang kakabahan na tayo niyan for this year and baka hindi na siya mapunuan enough for 2025. So yun yung mga binabantayan natin. So yung sa ngayon na sinasabi ninyo na medyo bumaba, anong ibig sabihin para sa ating mga consumer yan? Ang ibig sabihin po niyan ay number one, we will now prioritize domestic water supply at babawasan natin ng bahagya ang supply natin para sa ating irrigation sa Bulacan at Pampanga starting today. So mababa, mahina ang magiging pressure ng tubig natin, yun ba? No. Babawasan paano? Yung alokasyon ng mga concessionaire. Ng irrigasyon. Ng irrigasyon, kasi okay. Ang magiging priority na will be for household domestic use. Ayun, yun ang ibig niya sabihin. You second na po. Tama po. And therefore, starting today and moving forward, ang magiging allocation ng NIA ay 6 cubic meters per second. Start coming from 12 cubic meters per second. Wow, hopefully, halos hindi na naman kailangan ng ating farmers yung tubig by today and moving forward dahil talagang nasa ano na sila, nasa harvest season na sila. Anong implikasyon po nun sa Maynilad at Manila Water? Kasi hindi ba nagkaroon ng hiraman? Oh. Kaya hindi tayo nakararanas ng malawakang water interruption kahit binawasan yung allocation ng water concessionaires dahil pinahiram sila ng NIA. Diba? So paano po ngayon yun? Kung bawas na rin yung allocation ng NIA, may papahiram pa ba sila sa water concessionaires? Tama yun, pero dahil priority na natin yung domestic water supply, eh ganun pa rin yung ibibigay nating tubig para sa Metro Manila. However, by June 1, kailangan tingnan na naman natin yung level ng Angat Dam at kung mababa yung level dun sa inaasahan nating level, kumbaga hindi na uulan itong the next week or so, kailangan natin magbawas ulit by June 1. And what is that level? We will reduce it by 1 cubic meter per second again. No. What I mean is, ano yung level na dapat hindi siya bumaba dito para hindi natin bawasan yung June? Okay, so tinatansya natin yung lowest level ng Angat for the year. And we hope it's not going to be below 170. Pagka papunta na siya ng lower than 170, magbabawas tayo ng June 1. Ayan, so para malinaw, pagdating ng May 30, May 31 bang May? Meron ano? So pagdating ng May 31 at ang level ng Angat Dam ay below 170 or nearing 170, magbabawas pa rin tayo ng alokasyon. Tama? Hindi tayo abot ng 170 by May 31, pero yung trend kung aabot tayo ng 170 sometime mid-June, siguro, Alvin, para maliwanag, sige lang. Mga 0.4 kasi ang binabawas natin kada araw. 0.4 meters. Kung 10 days pa tayo, more or less, 4 meters ang ibabawas natin from right now, 180 tayo ngayon. So, magiging 176. Correct. Pag sa June ay wala pa rin ulan, patuloy pa rin yung pagbaba at 0.4, kailangan natin magbawas. Pero kung medyo mag-slow down na yung pagbaba ng dam, 0.3 na lang o kaya 0.25 dahil merong tubig na pumapasok. At saka by the way, Alvin and Doris, medyo bumababa rin yung consumption ng ating mga kababayan pagdating ng June. Ang May pala talaga ang pinakamalakas nating paggamit ng tubig.
Pero depende yan sa panahon eh. Pag mainit, talaga malakas gumamit yung tao. Siguro napapadalas yung LIGO USEC. Correct. So may connect talaga siya. Eh ngayon, hanggang ngayon po, maalinsangan. Sobra. Hopefully by June, medyo mas cloudy na yung conditions natin. May pag-ulan. Hindi na natin kailangan magdilig ng garden natin. Hindi na ganun kainit. Hopefully by June. And therefore, I think we will be okay for this year. Okay, so sa ngayon, yung balikan ko yung sinasabi ko sa yung sharing, di ba? Ngayon, ano na yung, starting today, ano na yung allocation ng Maynila at Manila Water? Is it 49 o parang mahiraman pa rin sila kaya sumasapat na umabot sa 50? 49 sila ngayon pero nagbibigay ang NIA ng extra na tubig para sa kanila. Kaya wala pa rin tayong inaasahang interruptions. Pagdating ng June, no, ang worst case natin, magbabawas tayo ng 1 cubic meter per second. Parang maliit lang ito. This is just 2%, no, of the supply. Pero alam nyo, Alvin and Doris, ang 1 cubic meter per second kasi is good for 400,000 people. Ganong kalaki yung pinag-uusapan nating tubig. Pero I think, no, we've prepared enough na kahit magbawas tayo, kumbaga parang biglang nawala yung 400,000 na tao dito sa Metro Manila, hindi sila gagamit ng tubig. Tingin ko, with the preparations that we have been making, yung lower pressure, yung iba pa nating mga programa on conservation, kahit magbawas tayo, wala pa rin tayong mararanasang interruption this year. So yun ang projection natin by June, kahit mag 48 cubic meters per second yung allocation, there will be no water interruption. Tama po. Kinompute na namin ng Manila Water at Maynilad yung kailangan tipirin na tubig. For Maynilad, it will be 0.6 cubic meters per second yung kailangan nilang hanapan ng paraan para tipirin. Tapos ang Manila Water naman, less dependent sila sa Angat Dam, 0.4 cubic meters per second. So pag pinagsama mo yan, that's 1 cubic meter per second na kailangan tipirin. I think with our pressure reduction program, tsaka yung konting conservation ng ating mga tao, plus yung pagbaba ng consumption ng mga tao pagdating ng June, yan ang inaasahan natin, tingin ko wala pa rin tayong interruptions. No? And it will be a big success if we go through the El Nino of 2023 and 2024 na wala tayong naging interruptions dito sa Metro Manila. Pero alam mo, may maraming nagre-report na may interruptions sa kanilang bahay. Kami nga. Pero sabi mo hindi na wala eh. So hindi interruption yun. Humina. Oh, yung pressure talagang inamin naman din nila. Pero may mga households, USEC, na nagre-report na nawalan. Although, baka naman regular maintenance. Pwede. No. Regular maintenance usually yan. Pagka nagkaroon tayo ng interruptions, yung buong block o buong barangay actually yung mawawalan. Talagang yung regular ano natin, maintenance natin, merong interruptions yun na 1 or 2 hours, pero hindi talaga siya tatagal. Yung 2019 na interruptions yung ayaw natin mangyari, kung saan 8 hours or 12 hours of interruption yung nararanasan ng malaking parte ng Metro Manila, yun yung ayaw nating mangyari. Tapos yung nararanasan ng Manila, Doris, na humihina yung pressure, kaya yan ang kasama doon sa programa natin. Dahil tingin ko, mas okay na yung humina yung pressure kaysa talagang totally wala. Kung di ka nakapag-imbak ng tubig, kunwari. Correct. USEC, nagawa na ba ng paraan ng mga concessionaires yung mga nakawan ng tubig? Ay, marami yan, partner. Meron pa rin nangyayaring ganyan. Kasama yan dun sa tinatawag nating non-revenue water. Pero I would say, for the last 5-10 years, talagang nabawasan na nila yung hindi na account na tubig. No? Maganda na yung technology natin to be able to determine kung may leak dyan o kaya may kumukuha ng tubig na illegal. So tingin ko mababa na yan for Metro Manila. Okay, so for June, ano ang mensahe ng CP David sa mga kababayan natin? Kasi palaging part po tayo ng equation. Huwag po natin hayaan na sila-sila lang yung magde-decide, sila-sila lang yung diskarte. Kasama po tayong lahat. Go, USEC. Alam mo, kasama doon sa panawagan natin sa mga taga Metro Manila na magtipid ng konti ng tubig, konting linggo na lang, no? Few more weeks, 6 weeks to be exact, na medyo nanganganib pa yung ating water supply.
Of course, kasama na dyan, Alvin, yung pagdasal na sana may ulan na, na dumating at kung may bagyo man na, na dumaan na malapit sa Metro Manila, mapunuan yung ating dam. Kasama na yan sa lahat ng ating projections. I think we will be okay, no, for May and June and hopefully by July, nandyan na yung mga talagang pag-ulan natin. And I think moving forward, hindi dapat tayo ganitong nangangamba on a daily basis na baka kulangin yung tubig and therefore more longer term solution to our water problem should be done, no, right after matapos natin tong El Nino event na ito. Okay.